What's up na naman sa inyo mga KMV, nandito na naman ako. Syempre makabulhong vlog na naman is back. So ang topic natin ngayon is line breeding. Kung merong inbreeding, merong line breeding din sa mga pato. So kung hindi mo pa alam at gusto mong malaman kung ano yon, panoorin mo to. Direct to the point tayo mga KMV, no? Pag-usapan natin yung line breeding. Line breeding mga KMV ay pagbibreed din ng magkakamag-anak na Muscovy Duck o galing sa isang pamilya. Ano yung pagkakaiba nito sa inbreeding? Ang inbreeding mga KMV is yung magkapatid ibibreed mo, no? Yun ang sinasabi ko, hindi advisable kasi magiging maliit yung lahi ng Muscovy Duck mo. Pwede ha, hindi lahat, or magiging sakitin, no? Hindi naman sa lahat ng cases, inuulit ko po, hindi sa lahat ng cases, pero may mga nangyayari pag magkapatid yung binred mo, ganun yung kinakalabasan. So sabi ko nga, okay lang na mag-ama at mag-ina, maglolo man yan ng mga Muscovy Duck mo na i-breed, wag lang yung magkapatid. Yun talaga yung iniiwasan na inbreeding, yung magkapatid. Yung line breeding, yung mga mag-ina, mag-ama, o kaya mga KMV is lolo, lola, no, na mga pato nyo, yun ang ibibreed nyo, yun yung line breeding. So bakit ba ginagawa yun ng ibang mga KMV natin? Kahit ako is ginagawa ko na lang din ngayon yung line breeding. So ang line breeding mga KMV, line breeding, hindi mo papalabasin yung lahi nila. Kumbaga, nakahanap ka diba ng malaking Muscovy Duck, meron ka na Muscovy Duck na lalaki, barako, nakahanap ka na. So yun na talaga yung pang-breed mo. Tapos meron ka rin mga inahin na malalaki. So yung mga magiging lahi nila, baga parang patriangle yan eh. Ito yung barako na malaki, ito yung inahin na malaki. Yung magiging lahi nila, sila-sila lang yung pag-breed din mo. Mga kayo, mag-ama, mag-ina, no? Ganun po yung line breeding para mapanatili nyo po yung magandang characteristics ng pato nyo. Kasi kung iwas ka ng iwas sa inbreeding sa mag-ama, ipangit yan. Hindi naman po iniiwasan yung mag-ina sa kamag-ama nga. Gaya na sabi ko, yung inbreeding, di ba? Sabi ko, okay lang basta hindi magkapatid. No, yung magkapatid kasi, yun doon nagkakaroon ng mga, ang tawag dito, mga kapansanan, yung mga pato. O kaya, imbis na lumaki, lalo lumiliit yung lahi. No, hindi advisable yung magkapatid. So, pwede nyong i-line breeding. Sabihin line, from tatay, anak, apo, line. Line breeding mga KMV. So, nagigess nyo na ba? Ganun ang tamang pagbibreed. Kung gusto nyo na malalaki talaga yung mga pato nyo. Kunyari, yun nga, malalaki lahat ng lumabas na lahi. E di i-line breeding nyo. Yung barako na tatay nila, i-breed nyo sa anak, sa mga anak na babae. Tapos, yung inahin nyo na malaki, i-breed nyo naman doon sa lalaking mga naging anak nila. Kumbaga, line. So yun, ginagawa rin yan na mga KMV sa mga manok, hindi lang sa mga pato. Ginagawa ko rin to matagal na, hindi ko lang na natatopic sa inyo yung line breeding. So line breeding, sa madaling salita, is inbreeding din siya. So medyo magulo, line breeding ay uri ng inbreeding. Pero ang ibibreed mo is mag-ama, mag-ina, o kaya ay maglolo-lola, ganun. Linya, hindi yung pantay. Pag pantay kasi magkapatid yun eh, no? Kunyari, triangle, line. Pag ang magkakapatid, magkakaline yan eh. Huwag nyo lang ibibreed yung magkakapatid. So, iwasan nyo. Paghiwalayin nyo, no? Yung mga anak, ibreed nyo sa nanay. Mga anak na babae naman, mga inahin, ibreed nyo sa tatay. Tapos, pag nag-aanak ulit, ibalik nyo ulit sa pinakalolo nila. Ganun yung line breeding para malalaki lahat ng mapalahi yun ng Muscovy Duck. So, ayun lang mga KMV. May mga nagtatanong kasi kung ano yung mga topic pa about sa inbreeding. So, may mga nagsasabi na okay lang daw yung magkapatid. Wala namang masama. Pero, based on my experience lang po, no, nagkakaroon nga ng ganun na mas maliit, imbis na mas malaki, tapos mahina yung resistensya pag magkapatid. So, gawin nyo po is line breeding. Mag-ama, mag-ina, mag-lolo. So, ayun lang mga KMV. Yan lang ang topic natin ngayon about sa line breeding. So, sana may natutunan kayo para mapaganda nyo yung lahi ng mga Muscovy Duck nyo. So, hanggang dito na lang mga KMV. Salamat sa panonood.